Isa ka ba doon sa napakaraming artist na bumili ng Brutfuner Colored Pencils? O isa ka ba doon sa mga nahihirapang gamitin ito or parang medyo na-disappoint sa Brutfuner? Now, let me show you this tutorial video on how you can give Brutfuner another chance. Baka sakali naman na makatulong tong video na ito sa iyo. Unang tulong sa iyo is the paper. Importante ang paper pagdating sa mga ganito na hindi naman artist quality pencils. So, why not try to use Canson Mitientes, which comes on with different colors that you can choose. Pero dito sa tutorial na to, magfo-focus tayo sa white, ano, kasi ito naman yung pinakamadalas natin ginagamit. Ito yung pinakamura na pinaka-quality paper na masasuggest ko sa inyo sa Brutfuner. Double-sided siya. Itong side na to, ito yung sa pang-pastel, yung medyo magaspang, yung medyo malalaki yung texture. And the other side, kung babaliktarin mo, ito yung gagamitin natin sa Brutfuner. Ito yung mas pinong side ng ating Canson Mitientes, nakakapitan yung ating Brutfuner. So, panuurin mo itong buong tutorial, baka sakaling mabigyan mo naman ng chance ang Brutfuner colored pencils. Alam ko na napakaraming sa atin, di ba, na nahumaling na bilhin si Brutfuner kasi napakamura. And at the same time, maraming nagsasabi na malambot daw, maganda. Kaya lang, marami pa rin mga nagsasabi sa akin na medyo nahihirapan pa rin na gamitin si Brutfuner. Although marami na ako na rin tutorial, ano, kung di pa nyo napanood about Brutfuner, panuorin nyo, ilalagay ko yung link sa description. Pero magfo-focus tayo sa mga bagong techniques. Ito updated tong technique na ito sa Brutfuner kasi nga, syempre, nung una medyo bago-bago pa rin naman akong gumagamit ng Brutfuner. So ito, parang medyo updated na yung aking ipapakitang tips and techniques sa inyo. Kung napapansin nyo, gumagamit ako nitong blending stamp at saka itong tela. Actually, itong telang puti na ito yung lumang uniform ko pa nung high school na naitabi pa ng aking mother. So, ito nakita ko siya sa kahon. At gumupit lang ako ng maliit na piraso para gamiting blender dito sa ating Brutfuner. Kung napapansin nyo, bakit ako gumagamit nitong color na ito? Actually, isang color lang ito, no, yung gagamitin natin sa aking tinatawag na parang base tone. Pero kakaiba tong base tone ko kasi instead of using lighter pencils like flesh or lemon yellow or mga light colors, ang ginagamit ko is parang mid-tone colors. Mas darker siya sa flesh. Kung napapansin nyo, mas orangey pa siya at saka medyo mas matingkad ang kulay niya kumpara doon sa mga flesh tones, ano. Ito yung ginagamit kong base tone sa Brutfuner kasi nga gusto ko maging full-bodied, mas maganda yung saturation ng aking drawing at mas madaling i-blend later on kasi nga parang sinisiksikan ko, parang pinapakain ko tong pigments ng color na ito sa tooth nitong Canson Mitientes. Now, this pencil, I don't know kasi wala naman nakalagay ng name. And then, hindi ko na rin masasabi yung numbers sa inyo nitong pencil na ito kasi iba-iba naman tayo ng numbers ng colors. Ano yung nga, hindi maganda rin sa Brutfuner. Parang mali-mali yung mga numbers ng pencils. Pero, tignan nyo na lang yung colors. Ano? Gumawa na lang kayo ng swatching. Makikita nyo naman tong color na ito. And, hindi naman necessarily ito dapat ang gamitin nyo. Depende yan sa inyong reference photo. Kasi nga, nakita ko doon kay Ann Curtis sa skin tone niya. Ito yung pinaka-dominant na mid-tone na color. So, yun yung pinili ko. Hanapin nyo, based on your reference photo, kung ano yung pinaka-dominant na mid-tone color. At yun ang gagamitin yung base tone. At yun yung gagamitan yon ng ating blending stamp at saka nung telang puti para isiksik doon sa tooth ni Canson Mitientes. Ginagawa yon para magkaroon tayo ng base tone and at the same time, mas madali na lang tayong magblend ng skin tone later on kasi nasiksikan na natin yung tooth ng paper, nitong pigments, nitong isang pencil na ito. Ayan, so habang nagdodrawing tayo, gagamitan pa rin natin ng blending stamp at saka nung tela. Pero ang maganda rito ay parang nagkaroon na tayo ng medyo matibay at medyo parang medyo makulay na base tone, which is something na kailangan when we are using mga ganitong klaseng colored pencils. So, yung tooth ng paper, importante na nandyan pa rin. Kaya nga tela yung ginamit ko tsaka blending stamp kasi ayokong ma-flatten yung tooth ng paper. Pero gusto kong maitago yung tooth ng paper kaya ginamitan ko ng medyo mas matingkad na base tone. And later on, makikita nyo kung ano yung magiging impact nitong mid-tone na ito na ginawa kong base dito sa ating drawing. So, now I'm applying the actual skin tone. The same process, dark to light. And makikita nyo naman itong mga colors na ginagamit ko. I'm using green. Okay, I'm using green because ito yung isang napansin ko sa Brutfuner. Ewan ko kung napansin nyo rin, ano. Sobrang bright ng mga colors, ano. Minsan, sa sobrang pagka-bright, parang hindi na mukhang natural yung na skin tone ng tao. Kaya nga si Brutfuner, mas gusto ko siya sa mga animated characters. Ano, nakita nyo ba yung video ko nagdinawa sa Brutfuner? Yung, sa ano ba yun? Yung kay Rapunzel. Gustong-gusto ko siya sa mga ganito. Pero sa totoong tao, kung hindi ka maingat, may tendency na maging overly saturated yung skin tone. That's why I'm using the olive green ito sa skin tone. After ko nung mga, kasi dark to light, ano, dark brown and then parang mga maroon colors,
Tapos parang medyo mga light maroon, light brown. Ayan, nakikita nyo ba? May mga parang brownish na yellowish na color. Ito, parang mga peach. So, the same typical skin tone colors lang naman yung gagamitin ninyo. Just make sure that you are paying attention to your shadows and highlights. Ano, importante, gaya na, nakita nyo ba? Binibuild ko pa rin yung aking mga dark shadows para kapag pinatungan ko na yan ng iba pang mga colors as I go lighter. So, layer after layer, multi-layer ang importante with this kind of colored pencils para mas maganda yung saturation, mas makinis, mas madaling i-burnish later on using flesh or white pencil. So, if you go dark to light, mapapansin mo dyan, unti-unting nabibuild yung skin tone. Don't be afraid to use dark colors. Importante yan, lalo na sa mga ganito na hindi naman artist quality pencils. So, importante na huwag kang matakot gumamit ng dark colors para ma-build mo yung mga shadows. Importante ang shadows sa drawing. Now, Brutfuner, marami nagsasabi na parang pag multi-layer daw, magaspang siya, mahirap i-blend. Pero kapag dinahandahan mo siya at binigyan mo ng konting effort na itulak yung pigments doon sa mga tooth ng paper, makikita mo magpe-pay off naman yung magandang skin tone. So, ayan. So, I'm still building the skin tone on this part of the face. Now, ito na, nagbe-burnish na ako using this flesh. So, you can use dark flesh. Ang maganda sa Brutfuner, ewan ko sa inyo sa set ninyo, doon sa nabili ko na 72, madaming flesh. So, I'm using, depende na lang doon sa saturation ng skin tone, yung mga flesh tones na pang burnish. And sa mga highlights naman, tsaka sa mga light tones, white naman yung ginagamit ko. So, napapansin nyo ba na yung parang base tone na matingkad na nilagay natin kanina, parang unti-unti na rin siya nag-fade out because of the beautiful saturation of skin tone na nagagawa natin sa multi-layering using Canson Mitientes and Brutfuner. So, nabe-burnish ang Brutfuner. Kaya lang, importante na dapat kapag nagle-layer ka, matulis magaan. Unti-unti mong binibuild ang skin tone. Huwag mong aapurahin kasi may tendency nga na maging magaspang at saka may tendency na mahirapan kang mag-burnish using flesh and white kapag hinaras mo yung pagle-layer. So, konting effort, okay? Konting effort because we cannot expect Brutfuner naman to perform like Prismacolor or Polychromos, no? Dahil sa mura naman siya, it has limitations as well. So, importante na binibuild mo siya ng dahan-dahan. Okay? Do it really, really slow and sharp. Take time to sharpen your colored pencils. Pero pag nagbe-burnish ka na, kapag mga light pencils na or yung flesh, okay na na mag-put ka ng pressure. Kagaya nito, unti-unti na ako nagdadagdag ng pressure habang nagiging light yung pencil na ginagamit ko. Uulitin ko, I go up from dark to light. So ito yung flesh na ginagamit ko, yung flesh na may pagka-pinkish. At saka ginagamitan ko rin yung parang light yellow na yan para ma-build ko yung parang mas realistic na skin tone. Napapansin nyo ba na hindi kasing bright ng color supposed to be yung nagawa because of that olive green na ginagamit ko katulad nito. Ayan. So maglalagay tayo ng mga highlights using this pen, white pen. Pero gagamitan pa rin ng white pencil para maging soft yung mga edges ng highlights. Mas mukhang natural. Ayan siya. So nakikita nyo ba na pwede namang makagawa ng ganito kakinis, ganito kagandang saturation ng skin tone with Brutfuner. So ito yung parang real time. So ganyan, dahan-dahan lang. Ano? Sa colored pencils naman talaga, dapat dahan-dahan lang talaga. Huwag kang magmamadali, huwag mong pupuwersahin ng skin tone. You make it layer after layer. Now, dahil nga sinuggest ko sa inyo itong Canson Mitientes, makikita nyo na makakatulong yung texture ng paper para mapalabas yung mga pigments niya. Pero makakatulong din yung base na nilagay natin kanina, yung mid-tone base na medyo darker. Makita nyo sa noo, yun yung base niya, no? Pero parang nag-lighten up na siya nung nalagyan natin ang actual skin tone. Importante ang base tone na mid-tone para maging full-bodied, maging buong-buo yung ating drawing. Sa lips, ganun din, multi-layer din ang ginagamit ko kasi gusto ko talaga yung talagang buhay na buhay, talagang nakaangat sa papel, three-dimensional kapag ginamitan natin ng multi-layer. So huwag kang mahihiyang gumamit ng madaming kulay kasi nga may tooth naman yung paper natin, so hindi siya smooth paper. This is textured pero matibay yung tooth niya, kaya nakita nyo, very nicely, beautiful red plump lips yung nagagawa natin because of the many layers of colors na nilalagay natin dito sa ating drawing. So, nakikita nyo, hindi ko matatapos tong drawing at this stage, pinakita ko lang sa inyo how beautiful Brutfuner can be kapag nasa tama yung ginagawa mong proseso ng pagdodrawing. So, you might as well give Brutfuner a chance, okay? So, this is part 1. See you on part 2. Thank you for watching. Bye-bye, everybody!